Tanungin mo nga yung katabi mo, do you want to live too? Do you want to live? Sino dito naranasan ng mang iwan? Hindi pa ako tapos magtanong. Oh, iniwanan. Ayan, oh, nagsusak na siya. Iniwanan. Masaya po bang maiwanan? Masaya po bang mang iwan? Hindi, di ba? So imagine the Lord asking us right now, aalis ka ba? Aalis ka din ba? No? So, ang tanong natin is, bakit kaya tinanong ito ni Lord? Ito pong tanong na to ay binigay niya sa kanyang mga disciples. Sa mga tao, no? Sa disciples, actually, specific na tanong na ito. But, bakit kaya tinanong ni Lord na, gusto niyo rin bang umalis? So, again, gusto niyo bang umalis? Tanungin niyo yung katabi mo, gusto mo bang umalis? So kung merong mga meron sa atin na gustong umalis, nagbabalak umalis, na isipang umalis, no? May this word of the Lord change us and transform us this afternoon. So ayan. Ayan, sabi dito sa John 6 verse 66 to 67, from this time many of his disciples turned back and no longer followed him. Ibig sabihin, itong mga to, sila yung mga sumusunod kay Jesus and they no longer followed him. So, sino po ba dito ang mga disciples ng ating Panginoon? Amen. Sino po ba dito ang followers ng ating Panginoon? Amen. Amen. Praise the Lord. So, sinabi doon ni Lord is, you do not want to live too, do you? Jesus asked yung 12 disciples niya. So, magkakaroon muna tayo ng backstory. So, in every questions, bago tayo mapunta dun sa tanong na yun, may mga nangyari. So, it happened in John 6. So, magkakaroon tayo ng recap from John 1, 2, 3, 4, 5 hanggang bakit naitanong ng Panginoong Jesus sa mga disciples yung tanong na yon. So, number one, no, sa John 2, makikita natin dito yung first miracle and that is water turned into wine. Sabi sa John 2 verse 10 to 11 and said, everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink but you have saved the best till now. What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory and his disciples believe in him. So this is the first miracle na ginawa ng ating Jesucristo nung panahon na yon. And because of that, his disciples believe in him. So sa lahat ng mga, sino dito ginawa na ng kabutihan ng Panginoon? Amen. Amen. Kaya nga tayo nandito, no? Because we believe in him. And Jesus' work allow us to believe in him. Tama po ba? So that's the first miracle na ginawa ni Lord. Kaya may mga followers siya at may mga naniwala sa kanya. Next is, sinakakilala kay Samaritan woman? Okay. Si Samaritan woman, ito yung story niya. Sa John 4 verse 28 verse 30, sabi dito, then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, come and see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? They came out of the town and made their way toward him. So what happened in this story? It's about the Samaritan woman na may maraming asawa. And because of that, siya po'y pumunta sa well and nando dun si Jesus. See, Jesus Christ, hindi siya nagpunta lang dun, just parang nagpapahinga lang. But it's very intentional na ginawa ng Panginoon para ma-meet niya si Samaritan woman. And because of that, na-encounter ni Samaritan woman si Jesus. No? And from that day on, ang si Samaritan woman, nung nakilala niya na ito ay isang Messiah, si Jesus pala yung kinakausap niya, she went back to the town and told the town kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanya. And again, because of this encounter, marami na namang nakakilala sa ating Panginoon. So, mabilis po yung balita nung panahon na yun. So, hindi lang sa generasyon natin ngayon na mabilis ang mga chismis and all, pero nung panahon na yun, marami na, no? Marami nang marites. Marami nang nakinig at naniwala. And because of this scenario, mas dumami yung napaniwala na, ay, makasalanan yung babae na yun, pero kinausap ni Jesus, encounter. So, sabi nila, ano, baka alam din ni Jesus ang mga nagawa ko. So, noong time na yun, curious na, nagkakaroon na, nagbi-build up na tayo na marami nang naku-curious sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Next,
Man at the pool of Bethesda. And I believe na topic din natin to yung mga nakaraang linggo. Tama po ba? So John 5 verse 8 to 9, then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." At once, the man was cured. He picked up his mat and walked. So it's a story of an invalid man, lame man, no, lumpo siya, na hindi makalakad. And nung time na yon, doon lang yung sa gilid. And Jesus asked him, "Do you want to get well?" No, nung time na yon, nung tinanong siya ng Panginoon, marami siyang excuses. But because Jesus said so, na get up, pick up your mat, and walk, so naniwala po yung layman. And you know what happened? Na heal po siya nung time na yon. And nung nakalakad na siya, naglalakad siya, and then people look at him and sabi sa kanya, "Di ba yun yung layman? So paano siya nakakalakad?" And because of that, this layman also told those people na, "It's because of Jesus, there's a man named Jesus na nagpagaling sa akin." So again, nung panahon na yon, may mga naniwala, may mga hindi naniniwala. So ito na, sabi nga, di ba, sa panahon din natin, may basher. May basher ang ating Panginoon ng time na yon. So, may naniwala, may hindi naniniwala. So, parami ng parami na yung mga nakakarinig sa salita ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoon, at sa kung anong ginawa niya. Ito na, Jesus feeds the 5,000. At sabi po sa pag-aaral, no, hindi lang 5,000 yun, kasi men lang po ang sinabi dito. Maraming mga bata, meron pong mga babae. So imagine kung paano pa gaano karami yung napakain ng Panginoon ng time na to. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. So it's about yung mga disciple, nakita niya, "Uy, ang daming mga sumusunod kay Lord. Ang daming tao, saan tayo kukuha ng pagkain para sa mga taong ito?" And there's this one boy na merong daladala, no? And he offered it to God, and anong ginawa ni Lord? Pinadami niya. And because of that, Jesus was able to feed 5,000. So, ang dami-daming story, no? Water and turn into wine, tapos yung invalid, yung Samaritan, feeds the 5,000. But, how come umaalis pa rin yung mga tao? Have you ever asked yourself na, why despite of God's goodness, God's favor, God's healing, God's restoration, God's forgiveness, bakit umaalis pa rin sila? No? And bakit minsan din, naisip din natin umalis? No, I'm not just talking about the church. I'm talking about the relationship with God. And while studying this story, dun ko na-realize at pinakita ng Panginoon na bakit nga ba umaalis tong mga tao na to despite of God's goodness. And despite na tong mga taong na to, napakain. Diba? Ikaw ba napakain na tapos alis ka lang, eat and run. Diba? Bakit kaya? And God gave me 3 points, bakit daw maalis yung mga tao? Number one, people desire material blessing. Yung mga tao na nakakilala kay Lord, napatawad ng Panginoon, nakatanggap ng salvation, naniwala kay God, but then, naranasan niya yung goodness ni Lord. But then all of a sudden, kapag hindi niya na nakuha yung nais niya, maalis na siya. It's because we put our priorities in a wrong path. Na minsan, nakala natin, ang Panginoon natin, ginagawa natin Panginoon. But He is Lord. It's Panginoon, hindi Panginoon. So sometimes, people nowadays, no, oftentimes, na yung mga tao na kapag hindi mo nakuha, nag-pray ako kay Lord, magkaroon ako ng work, wala, hindi niya ako binibigyan. Nag-pray ako na Lord, huwag niya akong iwan, pero iniwanan niya ako. Diba? Nag-pray ako na Lord, those unanswered prayer, those no's and delays, minsan, nagbibigay sa mga tao na rason na umalis. Because they don't have that right foundation. Ang akala nila, pag pumunta ka sa church, pag pumunta ka sa kay God, is makukuha mo lahat ng gusto mo. But, makikita natin dito, in John 6:26, nakita yun ni Lord. Sabi niya, "Jesus answered, 'Very truly, I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I perform, but because you ate the loaves and had your fill.'" Ouch. No? Pumupunta ka sa simbahan kasi may libreng pagkain sa likod. Ouch. Diba?
sa simbahan kasi masarap yung coffee doon. Ouch! Diba? But it's very true that sometimes people had these wrong motives, wrong priorities kung bakit sila nasa simbahan. Can you ask your neighbor, bakit ka nandito? Sumagot ba? Pag hindi, mamaya sasagot sila. Amen? So, ayan, no? People desire material blessing kasi parang feeling natin, kay Lord, dahil kay Lord, nagka-coachy ako. Dahil kay Lord, nagkaroon ako ng magandang bahay. Dahil kay Lord, ang ganda ng trabaho ko, ang taas ng sahod ko. Paano pag inalis yan lahat ng Panginoon? Will you still stay? What if there's no reason na para material blessing na hindi ka na mabigyan? Will you still stay? Will you still remain in the presence of God? Paano kung hindi na napapakain yung family mo? Paano kung hindi ka nataasan ng sahod? Will you still stay in the presence of God? Meaning, Jesus is not just about material things. And yun yung gusto yung sabihin ng Panginoon sa bawat isa. Na more than material things, God is offering us yung beyond what eyes can see. No? Yung hindi nagagalaw, yung hindi nananakaw. Diba? Sabi nga ng Panginoon, diba? Do not store up treasure na kung saan masisira lang. But we should put treasure or we should keep treasure na pangkalangitan. Yung walang kayang magnakaw, walang kayang mangagaw, di ba? Yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa. And it's so sad na may mga tao na umaalis sila, no? Not just sa simbahan or sa presence ni Lord. I'm talking about the presence of God because wala na silang makuha sa Panginoon. Because maybe after God gave them so much blessing, they're asking for more, na hindi nila nakikita, sino ba si Lord sa buhay nila? No? And our God is not just about physical things or physical possession or yung mga bagay na hindi natin pwedeng sabihin na I'm blessed because ganda ng bag ko. I'm blessed because may kotse ako. No? It's more than enough that you are blessed because Jesus is in you. Amen. So that's number one. People desire material blessing. And ask yourself, pag na lang yung katabi nyo, ikaw na lang mismo, no? Nandito ba ako because of the blessing or because of the one who gives me the blessing? Kasi sabi dito, you are looking for me not because you saw the signs I performed. Ang daming mga tao that looking for Jesus, worshiping the Lord, chasing after God, serving the Lord, but it's not because of God. It's because of what he or she can get out of it. Paano kung wala ka nang makuha? Will you still stay? That's number one. People left or leave, it's because they have wrong motives in the first place. Number two, ay, ito to, medyo mahaba-habang discussion to. People often practice selective Christianity. Anong ibig sabihin ng selective Christianity? Pipili ako ng salita ng Panginoon yung kaya ko lang. Kapag mahirap, oops, parang hindi yan sa akin. Hindi ito, sa ibang tao to. Ito kaya yung sa akin. That's selective Christianity as per your convenience. As per your comfort. Na kapag ka, feeling mo, feel good ka, yun ang ano ko, gagawin ko. Yun ang susundin ko. Makikita natin yan sa John 6 verse 26 to 34. Let me read it for you. Then they ask him, ito na. So yung story na to ng John 6, may mga story ako ha. So yung story to ng John 6, so ang daming ginawa ni Lord, the miracles, and napag-usapan natin yan kanina, those four things, diba? And because of those things, itong mga people na sumusunod sa ating Panginoon, gusto siyang gawing hari, gusto siyang gawing king. Kasi nga naibibigay nila, nagugulat sila, wow, binibigyan kami ng pagkain, pinapakain kami, water into wine, nagpapagaling, ayan yung mga naririnig na kila kay Lord. Pero nung time na to, si Lord umalis, nawala siya ng konti. Tapos hinahanap nila si Jesus. So yun yung tanong na yun. Nung tinanong nila na, Lord, saan ka ba? Nasaan ka ba nagpunta? Sinagot yung John 6:26. No, yung kaya nyo ko hinahanap kasi nakita nyo yung mga signs na ginawa ko. Diba? And nakakain kayo. And nung time na yun, so ito na yung sumunod na tanong. Tinanong nila si Lord. Then they ask him, what must we do to do the work God requires?
So nagtanong sila kay Lord, and sumagot naman si Lord. Sabi ni Lord, the work of God is this, is to believe in the one He has sent. Hindi pa natapos yun. So then, they asking, hindi sila nakontento sa sagot ng Panginoon. Ay po, hindi ito, hindi ko to kaya. So sabi nila, what sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? Ito yung after mapakain, yung 5,000. No? Ito yung after mapakain yung maraming tao, tapos tinatanong niya, what sign, what will you do? Ibig sabihin, ano pa? Ano pang kaya mong ibigay? No? And those signs, yung hinihingi nila na para siya ay si Lord. No? Para masabi nila that this is God what really wanted. So sabi nila, our ancestor ate the manna in the wilderness as it written, he gave them bread from heaven to eat. So, this is about the manna. Naalala niyo yung story nila Moses. No, yung wala silang makain, and then there's this manna, their food, may food. And sabi ng Panginoon, very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven. So, sinasabi ng Panginoon, anak, hindi yun si Moses. Sinasabi niya kung sino talaga yung tunay na nagbibigay, kung sino talaga yung provider. No, and sinabi niya, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. So imagine niyo itong conversation. Gusto kong tignan yung conversation ha. Una tinanong nila, what must we do to do the work God requires? And God answered. Hindi nila nagustuhan yung sagot ni Lord. Tanong sila ulit. Nung sumagot ulit si Lord, ano na sinabi nila dun sa 6:34? Sir, they said, always give us this bread. Sa lahat ng sinabi ng Panginoon, anong narinig nila? Yung bread. Yung mapapakain sila. Hindi yung maniwala kayo na siya ang Panginoon. Pero ang sinabi nila, sir, they always give us this bread. And para tayong ganun. Alam niyo kung bakit? This is a story of the rich and the kingdom of God. And I believe some of you already read this one. So, it is the same thing that happened dun sa mga followers ni Christ nung time na yon. Just then, a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Nagtanong din. Why do you ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandment. Which one? Alin doon? Sabi, Jesus replied, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, love your neighbor as yourself. Ano sinagot ng young man? All this I have kept, the young man said, what do I still lack? Sumusunod naman ako kay Lord, nagsisimba naman ako, nag-church naman ako. And sabi ng Panginoon, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Anong nangyari? When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. So napakahirap para dun sa young man, or dun sa rich young man, na isell yung possession niya. No? But sumunod naman siya. Pero selective. Sanungin mo nga, selective ba ako? May mga pag-uutos ang ating Panginoon na sineselect lang natin kung ano yung mas... ito yung bagay sa akin. Ito yung kaya ko. Ito yung walang kahirap-hirap. Mag-church, ang Sunday ay holy sab, ang holy day, mag-church ako. Give your tithes. Hindi, magsisimba talaga ako. Forgive your brothers or sister. Magsisimba naman ako. You know, if you're not 100%, sabi ng Panginoon kasi sa salita niya, lahat ng friend ng world, enemy niya. So, where do you stand? We must practice obeying the Lord, following His word, yung buo. Huwag kang kukuha lang ng word ng Panginoon. Ito yung sabi sa akin ng Panginoon. And you neglect the whole context ng sinabi ng Panginoon. Ano yung mga yon? Matthew 6:33. And all these things will be given to you as well. Sasabihin mo, Matthew 6:33, bibigay sa akin ng Panginoon ng lahat. But we neglect the first one. But seek first His kingdom and His righteousness. And we are expecting the Lord to give us, no, all these things added. Doon lang tayo sa pakabig ba? Yung marang, all these things will be given to me. But did you do? But did you seek the Lord? But did you seek His righteousness? Hindi.
all these things will be given to me. You forgot the command. You're always after the promise. Amen? Number two, take delight in the Lord. He will give you the desires of your heart. You know, I serve the Lord na nagbibigay ng desire ng puso ko. But did you take delight in the Lord? So those are the things na parang tayo nagiging selective tayo. Na kung ano lang magandang pakinggan, kung ano lang convenient sa atin, susundin natin. Pero kapag kapahirapan na, you started to turn away and you left or you leave. Diba? Ito, napakaganda nito, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ito yung lagi natin ginagamit. To give yung promises ng Panginoon, which is totoo. Pero nagbubulag-bulagan na tayo din. You will call on me and come and pray and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart in every promises may kuman ng Panginoon. And dun sa mga word ng Panginoon na yun, pinipili lang din natin yung promise. And we just maintain ko na lang kung ano yung bibigay sa akin ng Panginoon. But hindi ganun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. God doesn't want us to be a selective Christian na pipiliin mo lang kung ano yung mas okay sa'yo. But all that is written in the Bible, it comes from the Lord. And our standard and our foundation should be coming sa salita ng Panginoon. And these are the reason why people umaalis. Kasi wala nang comfort. Kasi mag-aayos na ako ng chair. Kasi magliligpit ako. Kasi uutusan ako dito. Ayoko na. Masuko akong pinagsisilbihan. People left because hindi na para sa kanya yung nangyayari. But in the first place, it's all about God. It's not about you. It's not about your glory. And sometimes people, they're using God instead of God using them. You know, yung ano, Christian ako. I go to church. I do the church. But do you really apply it in your life? Yung church na sinasabi natin. Because we are the church. Diba? But how well niyo pinapractice, ina-apply yung salita ng Panginoon. Let us not be selective Christian na kung ano lang yung para sa'yo. Because the word of the Lord is for everybody. The word of the Lord is all the word that is written in the Bible is all for you. And para sa kabubuti mo. And God doesn't want you to feel good. He wants you to be good. God doesn't want you na maramdaman mo lang na masarap sa pakiramdam. But God wants you to become better. Yun ang Panginoon natin. Gusto niya, may nagbabago sa bawat isa. So, I believe walang ganyan sa atin. Amen? Amen? Amen. So, ano yung number one na dahilan bakit daw umaalis yung mga tao based sa binasa natin? Wrong motives. We desire material blessing. Number two, selective Christianity as per convenience. Kasi malapit yan sa church. Malapit ang bahay ko sa church, punta ako. Paano pag lumayo? Malayo nun, magpalak. Di ba? So there are things, no? There are a lot of questions na pwede niyong itanong sa sarili mo, paano kung dumating sa point na to, will I still continue? And sadly, yung mga followers ni God, hindi na nga nag-continue. And tingnan nyo nga dito, ang tanong niya, always give us this bread. Puro bread na lang ang nakita without knowing sinabi ng Panginoon, no? The work of God is this, to believe in the one He has sent. Amen? Number three, bakit daw umalis yung mga tao? People are easily offended. Ouch. Yung nasasaktan ka, nagdamdam ka, umalis ka na lang kasi na-hurt, di ka pinansin. Or di kaya yung topic, parang ako yung pinag-uusapan. No? Parang patama yun sa akin, alis na lang ako. No? Eto yun, ano daw yun? Lack of understanding, shallow, at ayaw ng pagbabago. Ayan, John 6:35-66. Then Jesus declared,
I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me and still you do not believe. Ang dami nang pinakita ng Panginoon sa'yo, sa followers niya, but hindi pa rin sila naniniwala. Sinabi niya that I am the bread of life. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will who sent me. So this conversation na to, sinasabi na ng Panginoon kung ano ba talaga yung reason bakit siya nando doon. No? Not just to perform miracles, not just to provide for their needs, but this is sinasabi ng Panginoon na ako yung bread of life. Na gusto ko lumapit kayo sa akin, not because of what I can give, but because of who I am. Yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Not because of what you can get, no? But what will you be in the presence of the Lord? So sabi niya, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Siyempre, yung mga followers, sanay lang sila nagpa-perform ng miracle. So medyo hindi nila tumagets. And this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all those He has given me, but raise them up at the last day. So sinasabi na, this is my purpose, so that none of you, no, eh, mawala. Diba yung last week, pinag-usapan natin yung shepherd? Diba? And ito na yun, sinasabi na ni Lord, na ayoko nang may mga sheep na mawala. All of you, gusto kong makasama ko. And sabi niya, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. Ito po yung binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung eternal life, this is the gift of God. And I will raise them up at the last day. At this, the Jews there began to grumble about Him. And because He said, I am the bread that came down from heaven. They said, is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? So, kilala kasi nila si Jesus. Diba yan yung anak ni Joseph? Bakit niya sinasabi galing siya sa heaven? See? Di nila naiintindihan. Stop grumbling among yourself, Jesus answered. And sinabi ng Panginoon, no one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. It is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from Him comes to me. Sinasabi na ng Panginoon dito na this is the teaching of the Lord. And you must believe it. You must follow it. No one has seen the Father except the one who is from God. Only He has seen the Father. Very truly I tell you, the one who believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestor ate the manna in the wilderness, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Then the Jew began to argue sharply, how can this man give us his flesh to eat? So they're taking it literally. Yes. No? Siya yung bread of life. So kakainin natin siya. So parang yun ang naisip ng mga followers. Jesus said to them, very truly, and I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink... Si Lord din naman, nagtuloy-tuloy talaga. Hindi na nga nauunawaan ng mga followers. Tinuloy pa niya. Hindi lang eat yung flesh niya, pero sabi, drink His blood, you have no life in you. So si Lord din talaga. So sabi pa, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Ito yung panahon na gulong-gulo na yung mga followers niya at hindi na naiintindihan. Tayo ba? Naiintindihan pa ba natin? Amen. Baka may isa-isang lumalis na ha. So ayan, whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in them. Just as the living Father sent me, I live because of the Father. So the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your ancestor ate manna and died, but whoever feeds, inulit ko lang ata, on hearing it, many of his disciples, this is hard teaching. Who can accept it?
Minsan ba, pag kami naririnig kayong mga teachings, pagka sobrang hirap na, hindi ko maunawa, nalista na tayo. Parang iba yata yung tinuturo nila, no? Are we those kind of Christians na pag hindi mo na nauunawaan, maalis ka na? Or ikaw yung Christian na dahil hindi mo nauunawaan, mag-i-stay ka para maunawaan mo at makilala mo pa si Jesus. Amen. Amen? So, yun na sabi niya, this is hard teaching. Sinong makakatanggap nito? Aware that his disciples were grumbling about it, does this offend you? Offensive ba ako? Na-offend ba kayo ng mga sinasabi ko? Then what if you see this? Kasi sabi ni Lord, wala pa yun. Introduction pa lang yun, sabi ni Lord. Sabi niya, then what if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life, the flesh calls for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Yet, there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which one of them did not believe and would betray him. He went on to say, this is why I told you that no one come to me unless the Father has enabled them. Ito na yun, ang haba, di ba? Ito na yung topic natin. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. So bakit nga ba sa pangatlong topic natin, pangatlong points natin na umalis yung mga tao? Dahil nasaktan sila sa teaching na narinig nila. Dahil hindi nila maunawaan yung sinasabi ano, ng salita ng Panginoon. Pangatlo, dahil ayaw nilang magbago. So instead of changing themselves, mag-change sila ng church. Instead of changing themselves, mag-change na lang sila ng faith. Kapag hindi na convenient sa kanila, pag hindi na comfort sa kanila, yung nakukuha nila, then it's easier pala na umalis na lang rather than to stay. And I believe we will all stay. Amen. Amen. At kung nandoon ka pa rin sa point na parang, no, hindi, halis ako. Mag-stay ka lang. Stay ka lang muna. Tapusin natin to so that God will speak to you. I don't know who you are, kung sino mga nakakaisip noon. But I believe God will really reveal himself sa inyo ngayong hapon na ito. And yun yung time na umaalis na nga yung mga tao. But you know what? I'd rather stay in the church who corrects me with the truth rather than a church who comfort me with lies. Amen. Because the truth will set you free. Amen. The truth will set you free. Amen. Amen. There is freedom in Jesus. Amen. I'd rather be in a situation or this a church na kinokorek ako kasi gusto kong magbago. Rather than, hindi, sige, comfort mo ako, pero walang nagbabago sa'yo. Sinong gusto dito makorek at magbago? Amen. Amen. Diba? We will all stay. And sadly, those people, umalis sila. Kasi hindi nila naunawaan yung sinasabi ng Panginoon. And just to tell you na about this sinabi ni Lord, kung sino man po sa inyo, siguro merong mangilang-ilang na, ano nga ba sinabi niya? Kasi kung ako din yung follower, sinabi sa akin yun, naalis ako. So let me tell you, God is speaking not yung literally na pagkain, na siya'y pagkain, but He is speaking about yung sarili niya na binigay ng Panginoon, yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So ito po, yung katawan po niya, yung sinasabi niya, yung pagkamatay niya para ma-save tayong lahat. God is just telling us about partaking, no, dun sa ginawa niya sa cross. And sadly, these are the things na nangyayari sa church nowadays. And there will be a lot of cases pa or reason bakit umaalis ang mga tao. Again, I want to reiterate, umaalis sa presensya ng Panginoon. Amen? So maybe may mga issue ng mga ibang church, I don't know. But I'm just talking about this Bible at sinabi ng Panginoon. And sadly, why people leave? Number one, it's because wrong motives. Number two, number three, amen, no? So, ang dami pang reason, but these are the three points na pinakita sa akin ng Panginoon dito sa John 6, chapter 6. So, nung time na yun, imagine, people are going, alam mo yun, ang sayang mag-prayer march pag madami kayo. Paano pag dalawa na lang kayo? Masaya pa ba?
So this happened in this, no, inaano ko lang, dinidescribe ko lang, na sobrang daming nag-follow kay God. Pero nung time, isa-isa nang umalis. At ang tinanong ni Lord, ang magic question, ang 1 million question sa mga tao. You do not want to leave too, do you? Jesus asked that one. And we could have, meron akong, dun sa tanong ng Panginoon na to, it's not about parang ganito, yung, di naman aalis kayo, di ba? I don't think ganun ang sinabi ng Panginoon. But God is challenging that one. You do not want to leave too, do you? Ganyan ang nakakatawa sa pinagsisilbihan nating Panginoon. That is always giving us free will, whether to stay or not. But after that, it's on you. After that, it's on you if you will stay or not. And si Lord, napakabuti talaga niya. And hindi siya nagmamakaawa dito. You know what? Because if you will leave, if this disciple will leave Jesus Christ, may makukuha pa rin siyang isa, dalawa, tatlo na susunod sa kanya. And even sa church, alis na lang ako. Wala na silang gitarista. May darating. May magagamit ang Panginoon. Those are the things that people are thinking na nakulis ako, hindi na nila ako magagamit. But God is using you and God will use someone else who is available, who is not grumbling or murmuring, who is wholeheartedly wanted to follow Jesus Christ. And I pray and hope and believe na ikaw yun. Na magpapagamit sa Panginoon, na kapag tinanong, do you want to, you do not want to live to do you, pero ang tanong, ang nakaka intriga dyan, so mga umalis, anong nangyari? Saan sila nagpunta? Yan, those who left. Yan, those who left. Saan sila nagpunta? Babasahin ko sa inyo yung tatlong version. Lahat ng to ay ayon sa Bible, okay? Si Lord lang nag-speak for all of us, no? Sabi niya, from this time, many of his disciples, ano daw? Turn back and no longer followed him. Tapos, dun sa NLT naman, they turn away and deserted him. Ito na yung pangatlo. Ano daw? Turn back to their old ways of living. After mong masave, after mong mabigyan ng provision, after mong makita yung miracles ng Panginoon, you will go back to your old ways of living, kung saan nagtatago ka, kung saan nahihiya ka, kung saan may shame. Eh si Lord may freedom. Those who left, we will keep on praying. Because sometimes people left na parang feeling na, hindi, alis lang naman ako ng church. But little did they know, hindi yung church ang inaalisan nila. Little by little, the fire, that spirit of the Lord, eh, nawawala na rin. And that's, we must be very careful when we think na alis lang, church lang naman ang maalisin ko. It's good for you if you change church because mali ang nangyayari sa church and it's because based sa Bible. It's a different story. But if it's only because na you do not get what you want, or it's because you got easily offended, or is it because ayaw mo na lang sumunod, then may mali. Amen. Then may mali. So those who left, they turn back to their old ways of living. Pakita na nga yan. Kung hindi tayo susunod sa Panginoon, kanino ka susunod? Kung hindi ka susunod sa Panginoon, kanino ka susunod? Ano, I remember the story, yung bata na merong bangka, I think yung mga leaders alam to, yung may bangka siya, tapos nawala, tapos kinuha ng isang store. Tapos no matter what, na gusto niyang kunin yung bangka, ayaw ibigay ng libre nung may-ari. Gusto niya bayaran nung bata. But what I'm trying to point is, yung bangka na yun, kapag wala sa may-ari, paagos-agos lang. And someone will become owner of that bangka. Same thing with us. Kung hindi si Lord ang nagmay-ari sa'yo, sino? Someone, maybe relationship,
maybe possession, maybe your work, maybe someone na hindi ka aya-aya. So ang tanong, kung hindi kay Jesus, saan ka? And that was also the reason na ito yung sinabi ni Simon Peter. Sabi niya sa salita ni Lord, Simon Peter answered, Lord, sige nga po basahin natin. Lord, the one shall be old. We have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Amen. Praise the Lord. Alam mo ito, si Simon Peter, nung sinagot niya, feeling ko naisip din niyang aalis siya. Kasi, di ba, saan sabihin niya, ay, hindi ako aalis. Hindi, pero nang niya, saan pa ako pupunta? Pero siguro, nag-isip si Simon Peter, akin lang to ha, may mga ginagaanan lang. Sabi, nag-isip si Simon Peter, Lord, to whom shall we go? Nung habang nakikita niya nang umaalis yung mga tao, tapos tinanong siya ni Lord, aalis din ba kayo? Kasi si Lord, nakayaan na umalis yung mga yan. Aalis din ba kayo? Siguro si Simon Peter, aalis kaya ako? Magpa-plan B sana siya. Pero na-realize niya, ay, saan ako pupunta? Tanong nga sa katayo, saan ka pupunta? Hindi mamaya, ha? Diba? Kung hindi kay Lord, kanino ka? Amen? So sana, whenever, every time na mapapaisip tayo na umalis, i-give up na lang natin yung faith natin. Ang hirap naman pala maging Kristiyano, daming bawal. Daming kailangan sundin. Diba? Sana every time na maisip natin na kapag dumating na sa time na difficult na yung mga teaching, na merong matatamaan na sa personal life nyo, kasi si Lord personal naman talaga siya sa buhay ng bawat isa. Gusto naman talaga niya na bawat isa ma-experience yung pagpapala na galing sa Kanya. Kaya magiging personal si Lord sa bawat isa, sa mga turo niya, sa mga pangaral niya, sa bawat isa, even if that will hurt you, so that you will become better. Ganun ang Panginoon. No, ang Panginoon ayaw niya na ibibi ka. Dito ka lang. Diba? Mahal kita. And that's also the thing, no, na sa simbahan, we always feel or we always been taught by grace and love of God. But hindi natin naririnig yung hell and heaven. Na always tayong nakakarinig ng forgiveness, but konti lang yung may judgment talaga. No, I'm not here to scare you. I'm here to give you the truth sa word ng Panginoon. The people, masyado na tayong sa love and grace. Hey, love ako ni Lord, kahit magkasala ako. But you know, there will be judgment sa lahat ng mga actions na ginagawa natin on this earth. So, si Lord, nakikita lang natin yung love and mercy niya without looking at the other side of God, na He will be the judge of every action you did. He's not just love or mercy. He's a whole package na sobrang mahal ka niya, ayaw ka niyang magkasala ulit. Kaya kahit masaktan ka, i-rebuke ka ng Panginoon para lang matuto ka. And sometimes, ano yun na dati natin na pag-aralan, di ba? Sobrang sakit pa nun. Di ba? So that's the Lord, no? And then, if not for Jesus, then who? Siguro si Simon Peter, na-experience nila kasi sila yung mga unang naniwala eh. Sa wedding at Cana. Diba? The disciples believed, nakita nila kung paano si Lord, nakita nila kung paano ang miracles ng Panginoon. And these disciples na to, hindi lang sila yung after na nakita yung mga blessings. They're not that shallow, kundi nakita nila kung paano talaga pinerform ng Panginoon. At nakikita nila na, uy, this is the Messiah, this is Jesus. So, Lord, to whom shall we go? Kapag natatanong nyo sa isip nyo, or may isip nyo, aalis na lang ako kasi mahirap na, saan ka pupunta? Sige nga, saan ka pupunta? And this is the reason na bakit nga ba na-experience na nilang lahat, no? Na-experience na ng mga tao yung pagpapala ng Panginoon. Yung water turning to wine, na-experience mo na yung miracle, na-experience mo na yung salvation, na in-accept ka ng Panginoon, pinatawad ka niya sa kanyang mga kasalanan, sa mga iyong mga kasalanan, na-forgive ka, na napagaling ka, and of course, He become your provider. Then why you're still living and having that thought of mind na aalis ako kasi mahirap na? Alam mo, sa relationship na to, parang mag-asawa. Not because it's getting hard, hihiwalayan mo na. Amen? But you will stick because you bow before the Lord. Diba? That you will continue to love and to honor your spouse. Diba? Dahil meron kayo, nangako kayo sa harapan ng Panginoon. Not because it's getting hard, you will just
you know, aalis ka na lang. And that's the same thing with our relationship with the Lord. Hindi dahil mahirap, aalis ka na. Pakisali sa katabi mo. Amen? So, sabi dito, no, bakit nga ba? Ano bang meron si Lord? Ba't kailangan nating mag-stay? Two things. Sige nga, pabasa po. Jesus is the bread of life. Amen. Sabi sa John 6 verse 5, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Ang sabi lang po ng Panginoon, only Jesus can truly satisfy your longing and needs, nothing else. Amen. Kaya sinasabi niya, ako na yung bread mo, ako pa yung drink mo. Diba? Because He is a necessity. He is essential in our lives. Amen? Amen. Jesus is not just an option. Jesus is the solution. Amen. Jesus is the answer doon sa lahat ng mga tanong natin, ng mga pangangailangan natin. It's only Jesus. At yung mga disciple na yun, naranasan nila yun. That Jesus, at naniwala sila that Jesus is the bread of life. Kaya nga, di ba sabi niya, ay, sino yung bread of life? Saan ako pupunta? If naranasan ko na yung truly that can satisfy my soul, no, without that physical things, more than physical things, bakit ka pa aalis? If God can give you, alam mo, pwede kang bumili ng mamahaling kotse, pero hindi ka at peace. Pwedeng maganda yung work mo at mataas ang sahod mo, pero hindi ka at peace. Because only God can give that peace. Amen. To every one of us. Pwedeng, alam mo yun, sapat-sapat lang yung pera mo, pero at peace ka. Bakit? Amen. Kasi ganun that God will provide it. God is with me and whatever comes my way, si Lord, nakikita niya kung ano nangyayari sa akin. So that's also the same thing, no? Can you just tell and tap your neighbor and tell him only Jesus can truly satisfy? Only Jesus can truly satisfy. Not the fame, not the money, no? Not that love ng partner mo. Even ako, di ba? Even may asawa na ako, I know that only Jesus can satisfy me. And I'm not dependent on my husband para magpasaya sa akin, para for me to, I feel love. Diba? Hindi na ako love. Hindi ganon. Diba? I know that I am loved because the King loves me. My Jesus loves me. So, huwag kayong maging dependent sa bagay, sa tao, para lang sa nararamdaman nyo. Amen? Kasi minahal na kayo ng Panginoon eh. Namatay na nga siya sa krus eh. I don't know who can do, diba, na better sa ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? And of course, Jesus has the word of eternal life. Sabi po dito, yun yung sinabi ni Simon Peter, no? Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the only one of God. So, ano ba yung eternal life? Now, sa John 17 verse 3, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Sino naniniwala dito that Jesus came here on this earth to rescue and save you. Amen. To pay for all of your sin. Amen. Amen. So sabi dito ni Simon Peter, saan ako pupunta? Ikaw na may eternal life. What good thing about the Lord and amazing about kay God, hindi lang niya kayang ibigay sa'yo yung physical things, longings, and need mo, pero even life after. Amen. There will always be life after. Ang tanong, saan ka? Diba? And God is giving us this today, that giving us this free will and freedom to choose kung saan ka pupunta. It's all your decision. Na, Lord, kung hindi ako sa'yo, saan ako? Na, Lord, kung aalis ako, sino susundin ko? Diba? Sarili mo, eh always timeline ang pinifil ng sarili mo. Amen? So, yun ang pangatanong ng Panginoon na why, to whom shall we go? Eh, si Jesus na yung bread of life. Si Jesus na yung word of eternal life. And God is asking us this afternoon na, anak, ginawa ko na yung mahirap, gagawin mo na lang yung madali. And that is to follow me. Alam mong mahirap, sumunod kay Lord o magpapako sa krus? Diba? Diba? Sumunod kay Lord. Kasi ginawa na ni Lord, and God doesn't want us to do those things, no? Para lang ma-justify. And again, ang sinasabi ko, our
our salvation doesn't come like for doing good works, okay? Gusto kong ilinawin yan. It's only come by believing in Jesus Christ. Diba? Sabi niya sa salita niya, and the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through me. At alam ko malinaw sa bawat isa, it's only Jesus can give us salvation. Pero si Lord, meron lang siyang command for us, no, to partake, to follow Him, because it's all also for us. Sa tingin niyo, pag umalis ka, mababawasan yung pagiging Diyos ni Lord? Hindi, di ba? Hindi mawawala ang pagiging Diyos ni God kahit umalis ka. Because He will always chase those who are lost. Amen? Those who are lost, ha? Hindi yung nagpapakalos. Amen? Hindi yung nagpapakalos. Amen? So, ayan. So, ito yung ginawa ng Panginoon. Kaya gusto ko itanong sa inyo, after you experience miracles, salvation, healing, forgiveness, provision, ba't ka pa aalis? Amen? Magsistay ka na. Amen? Amen? Amen! But God is also wanted. Alam ko, nandito tayo sa church. Sabi niya sa akin, Sarah, nandito naman kami. Hindi naman kami umalis. Diba? But you know what? Sabi sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, even those who stay. This is very critical sa atin. Even those who stayed. So kanina, ang topic natin, yung umalis. Yung nag-stay at napili na hindi, kay Lord ako, mananatili ako sa Panginoon. But ito, even those who stayed. Sabi ng Panginoon, then Jesus replied, Have I not chosen you the 12 yet? Sabi mo, uy, hindi ako yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Huwag ka mag-judge. Ayan, sabi mo. Amen? So sabi niya, sino daw yun? Wala naman in Jesus' name. Wala naman. Sabi dito, he meant Judas, the son of Simon Iscariot, who though one of the 12 was later to betray him. Alam niyo mga kapatid, nag-stay ka na lang din. Mag-follow ka na. Amen. Diba? Nag-stay ka naman, nag-murmur ka. Nag-stay ka nga, pero ang dami mong reklamo. Diba? God is saying that even those who stayed, they are far from me. Not because you are in the church, you are Christian. Not because you go on a Sunday service, Christiano ka na. Not because pumunta ka sa McDonald's, magiging burger ka. Amen? Diba? So same thing with us. Not because nag-church tayo, Christiano ka na. And God, we must be very careful about this. No? Nag-stay ka. I-assess mo sarili mo. But am I following really Jesus Christ? Si Jesus Christ pa talaga yung pinafollow ko. Sabi po sa Matthew 7 verse 21 to 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Lord, nag-Bible study kami. Lord, nag-lead ako ng Bible study. Lord, nag-worship ako. Ay, sino ka nga? Ang sakit, di ba? Matanong ni Lord, sino ka nga? So, alam niyo mga kapatid, itong even those who stayed, I want to just reiterate sa atin to assess po yung sarili natin every day. Amen. No, not because you stayed, you are true followers of Christ. The only standard or the only evaluation that you could see is through the Bible and Jesus Himself. Am I becoming Jesus? Or parang malayo? Diba? Kasi sabi ni Lord, you are sons and daughters. Di kayo ang pong ng Panginoon. Amen. So make sure na kung nag-stay ka na, galingan mo na rin sa pagsunod. Amen. Na pag tayong dumating sa point na tanungin ng Panginoon, I never knew you away from me. Diba? So, we will have an assessment here na, o nga na Lord, no, nag-stay ako, nag-church ako, nag-Bible study ako, every week may schedule ako. But am I really following you? Tapos babalik ka ulit dun sa, am I following you because I'm after the blessing I can give from you? Am I following you because I, pagpapaganda to ng ano, yung selective Christianity na ito magpapaganda sa profile ko, Christian. Diba? So, am I really following you or am I really following you dahil gusto ko talaga? Kasi na-experience ko yung presensya mo. Kasi na-experience ko yung ikaw mismo. More than dun sa provision niya. Amen?
So God is, ayan, matatapos na tayo. So what God is trying to tell us is that, before that, let me share with you, na sarap pa kasi nasabi mo lang yan, kasi you don't experience yung mga hirap, yung mga complicated things, or yung mga bagay na mararanasan namin. But I will just share testimony. Alam niyo po, dumating po sa time na even though kami pong mag-asawa ay malalim na sa pananampalataya, dumating din po ako sa time na gusto ko na rin pong umalis. Kasi ang hirap naman. Ang parang nahihirapan na kami, ganyan. Dumating na po sa time na, alam mo yun, when money matters, parang wala kang papunta sa church, and you have to give, or meron kang problema sa family mo. Diba? And after all those things na pinagpipray mo yung family mo, or yung mga loved ones mo, may naging problema pa rin. And I thought of, huwag na lang kaya akong magsimba, or huwag na lang kaya akong mag-serve, kasi same lang din naman. Tapos diba, si Lord talaga pag ganun, tapos syempre tatanungin ko siya. Syempre alam ko naman na sasabihin sa akin ni Lord na huwag, diba? But, nabasa ko talaga itong John 6 na to, yung, to whom shall we go? Sabi ko, saan kami pupunta? Kasi parang siguro mas madali na lang kami na mag-asawa na, sige, mag-work na lang tayo, mag-iipon na lang tayo, yung time natin, gawin natin sa mga magagandang bagay na mas makabuluhan or ganyan. Pero, napunta ako sa point na, saan ako pupunta? Kung hindi kay Lord, sinong susundin ko? And I know, later on, mawawala talaga ako sa presensya ng Panginoon. Kasi sabi yun ng Panginoon eh, the more na sinasabi mo na kaya mo, the more na magpupunta ka. Diba? Kasi we will always be dependent sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sinasabi ko po sa inyo, even those people na matagal na sa pananampalataya, even those people na nagpipreach na, nag-worship, or there are times na may isip nilang umalis. But every time na iisipin namin umalis, we will thought of this question, so saan ako pupunta? Diba? Magiging baka ka lang paagos-agos hanggang someone will be your Lord. And every time, sana po ang Panginoon, hindi natin iisipin, tatanggapin lang yung mga love and mercy niya. Tanggapin din po natin yung correction niya sa buhay natin. Amen. Amen. So, conclusion for this afternoon. Number one? Remain Jesus. Sige, sabihin mo sa sarili mo, remain in Jesus. Remain Jesus. Sabi sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So remain in Jesus, mga kapatid. Kasi apart from God, wala. No? Let us always be dependent sa ating Panginoon. Yun lang naman eh. Stay, go. Diba? Remain. At syempre, pag nag-remain ka na, Deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Amen. No? Dahil nag-follow ka na, deny mo naman na yung sarili mo. Galingan mo na sa pag-stay mo kay Lord. Diba? Sabi dito, then Jesus told his disciple, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Diba? Whoever will save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Alam niyo po, every time na mag-iisip ako ng ibang bagay na mas mag-pursue kaya ako ng ganito. No? It's okay na mag-pursue ng mga studies and all, pero iniisip ko kasi ng time na yun, mag-pursue kaya ako ng studies kasi medyo nakasagabal yung mga schedules ko sa church and all that. No, laging nagiging ganyan devotion ko. Whoever would save his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. And I don't wanna lose my life. I wanna stay to the one who gave me life, and that is Jesus. No? Remain in Jesus, mga kapatid. Deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Ang pagsunod sa Panginoon, hindi madali. Sabihan ko na kayo, alam mo, hindi mo madali, but fulfilling and worth it. Fulfilling and worth it ang pag-follow sa ating Panginoon, si Kristo. And this afternoon, there's this challenge to all of us. Will you follow Christ at all costs? Amen. Will you follow Christ at all costs? At all costs. Ay, wala na sa pagod. Amen. Amen. I want everyone to stand. Alam niyo yung pag-follow kay Lord, mahirap siya. But God doesn't just want you follow half-heartedly, but He wants all of you.
He wants all of your mind, heart, soul, thinking na kay Jesus lamang. So this afternoon, we will declare, no, na magpapalo kayo sa Panginoon. Can I see a raise of hand, those who will follow Christ at all costs? Amen. I don't need to see it, but God sees it. Amen. So, this afternoon, we will just worship the Lord. No? We will just worship God and we'll tell the Lord, you are all we need. That Lord, you are enough for us. Amen. That Lord, everything I need is in you. Not all material possession, not this fame, not this title, but only Jesus. And once you have decided to follow Jesus, sabi mo sa katabi mo, no turning back. No turning back. Sabi mo, ang humiwalay, patay. Ang humiwalay, patay. Amen. So kita niyo yan, sama-sama tayong magpa-follow sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Let us all pray. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus, O God, for this afternoon, Panginoon, O God, of reminding us, hallelujah, O God, that every time we think of leaving, Lord God, there's only one reason why we should stay, and that is you, Jesus, O God. May our heart, Panginoon, O God, ipatuloy na mag-follow sa calling na binigay niyo sa bawat isa sa amin, Lord God. That, Lord, kami po'y magpapagamit, Panginoon. Lord, mag-stay na kami, gagalingan namin, Panginoon, O God. For your God's glory, Jesus, O God. Lord, salamat, hallelujah, because you are enough, hallelujah, O God, sa bawat isa sa amin. Come on, let's just give a clap of praise sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, we worship you, Lord Jesus. We worship you, Lord God. Hallelujah, Jesus. We worship you, Jesus. Lord. No turning back. I have decided. I have decided.
to follow Jesus, no turning back, no turning Jesus, right now, Panginoon, O God. Lord, thank you, Lord God, for your word this afternoon, Panginoon, O God. That, Lord, we don't want to leave. Hallelujah. We want to stay in your presence. Hallelujah, O God. We will remain in you, Jesus, O God. And we will deny ourselves. We will carry our cross and we will follow you. Hallelujah. We will follow you, Jesus, at all costs. Kahit mahirap, kahit hindi convenient, Panginoon, O God. But for your God's glory, we will do it, Jesus, O God. Lord, we just want to thank you right now, Panginoon. And Lord, you know yung condition and heart ng mga tao right now. Maybe they want to leave. Maybe they want to stay. But only you know, Panginoon, O God, kung ano yung situation nila. But right now, Jesus, Lord, huwag mong hayaan na lalabas sila ng room na ito. Panginoon, O God, without your revelation, without your conviction, Jesus, O God, without the transformation and change, Panginoon, O God, because we want you, all of you, Jesus, hallelujah, O God. Lord, hayaan mo na ngayong hapon na to, Panginoon, O God, lahat ng natutunan namin, Lord, i-apply namin for the rest of our days this week, Jesus, O God. And we are proud, Panginoon, and we are happy, Panginoon, to serve you wholeheartedly. Lord, we want to thank you and we bless your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen.